Kuya, ito, you found another friend. Another friend, kausapin natin ang talagang alam na alam kung ano mga karapatan ng mga estudyante dahil itong outgoing president ng Supreme Student Government ng UIC. Si aba. Neil, anong year at anong course? Fourth year po, computer engineering. Bilang isa po sa kanila, ako po ay napahanga sa mga binatawang salita po ng affirmative side. And dun din po sa sinabi ni Sir Bian kanina, andyan na po yan, andyan na po yung problem. So binigyan siya ng parang probable na solusyon. So bakit pa po pipigilan? Yun lang po sa akin. And then, kasi po, napakahirap yung droga. So this random drug testing may not solve the problem 100%, but at least I believe that it could be one of those great solutions po. And being in the service of the students, I guess it's best for the students. Marami pong sa ayan, parang politiko, pro government si Neil. In the service of the students. In the service of the students. Yan magaling, siguro ang battle magaling, cry ni Neil nung tumatakbo si Neil. Siya. Ayan, okay. May isa pang friend. Ah, okay. Girl naman. Girl naman tayo. Si Kat-Kat. Pretty in pink siya, yun. No? So, Kat-Kat. Nasabi po kanina ng affirmative side na tutulungan niyo yung mga tutulungan ng government yung students sakaling positive sila. Sigurado bang gobyerno na kapag after ng series of counseling, hindi na sila babalik? Paano kung babalik pa rin sila sa paggamit ng droga? Anong gagawin ng gobyerno? Siyempre, may tendency sila, iisipin nila na, okay lang naman pala, they will not treat us as criminals. So, yun po. Ayun. So, if they're not treated as criminals daw, paulit-ulit na lang daw sila. Kasi hindi naman sila ikukulong. Affirmative side. Sabi nga po ni Ma'am Nelly, pwede pa rin bumalik sila, di ba, sa kanilang nakaugalian. Hindi namin sinasabi na pagkatapos ng sumailalim ng isang estudyante sa programang ito, magkakaroon na siya ng isang perfect life. Wala namang ganun. Walang kasiguraduhan na mapupunta talaga ang isang estudyante sa tamang direksyon. Ang programang ito ay naglalayon lamang na yung estudyanteng yun sa under the program ay malilihis yung kanang landas mula doon sa paggamit ng droga, na maturuan siya ng tamang pamumuhay at maturuan siya na mali yung kanyang ginagawa. Parang hindi naman ibig sabihin noon na matatama na agad yung landas nila. In the end, choice pa rin talaga nila yon, okay? Patuloy pa rin pong umiinit ang talakayan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang KKK. Tara! Siya, mundang. Di naman galing sa student yung drug, eh. Di ba? Parang victim lang yung mga teenagers ngayon. It could be an alternative, but not that effective for me. Yeah, I would agree. Nakatutok pa rin kayo sa Kuro-Kurong Kabataan. Talaga naman napaka-informative ng ating discussion ngayong hapon kuya. Ito. Ang dami pang gustong magtanong actually, pero syempre limited yung oras natin. So kailangan, as with everything else, we come to the closing part of our program. So ngayon kuya, hihinga na natin ng parting words or ng final statement ang ating mga debaters at ang ating guests. Unahin muna natin ang affirmative side. So ang final stand ng affirmative side. Narito po ako para ipresenta ang aking rebuttal speech. Sinabi po ng first speaker kung ano ang motibo ng gobyerno. Ang motibo lamang po ay simple lamang, puksain ang droga sa root cause at sa end users. Solusyon ba ang mandatory drug test? Hindi po namin sinasabi na ito ang katapusan. Ito lamang po ang simula. Sinabi po ng ating second speaker ng negative side. Nagbigay po siya ng example ng mga hookworm infection. Bakit po hindi pinupuksa ang cause, ang parasite at hindi ang end? May tanong po ako, may bumibili pa ba ng soft drinks? Oo, di ba? Bakit may gumagawa pa ng soft drinks? Kasi may bumibili. Pangalawang argumento po niya, kung may pera pang bili ng droga, maaari rin pong gamitin ang perang ito para pangbili o pang bribe ng mga taong nakakandak ng drug testing na ito. Ito pong argumentong ito ay mahulog sa fallacy of the slippery slope. Paano po natin nagagawa ang konklusyon na ganito
na wala tayong binibigay ng mga premises. Pangatlo, umaabot na tayo sa pagpigil, sa pagpasok ng droga, sa mga airport. Ito po ay avoiding the issue. Sa third speaker po ng negative side, hindi sapat ang random drug testing, ika nga po niya, pero may epekto. So, sa aming parting words, hindi po nagtatapos ang usaping ito sa pagtatapos ng debating ito o ng programang ito. After all, life is a choice. Ika nga ng existentialism, our life is our lifelong project, lifetime project. Thank you po. Ayan! Ang final stand ng affirmative. Si Dennis. Our life is our lifetime project. Ayan, pakinggan naman natin ang sa negative side for their final stand. So, magandang hapon po ulit sa inyo mga kabataan at sa mga aking kasama dito. Inuulit ko po aming stand na hindi po kami sumasang-ayon sa paglulunsad ng mandatory random drug testing sa sekundarya at kolehiyong paaralan ng Pilipinas. Unang-una, ano ang motibo ng gobyerno? Ito ba ay dahil sa kapakanan ng kabataan? Bakit ngayon lang nailunsad ang ganitong programa? Bakit? Dahil may alabang boys? Kung may intensyon ng gobyerno supulin ng droga, ginagawa lang ba nila ito upang hindi maging mukhang binibingihan o batuga ng gobyerno sa mata ng mamamayan? O pinapakita din ba nito na hindi kayang supuli ng gobyerno ang malalaking personalidad sa likod ng isyong ito? At sinasabi nila na ang drug testing ay reinforcement na sa mga planong nandito na sa Pilipinas ginagawa. Pero anong silbi ng reinforcement na ito sa mga planong hindi naman gumagana? So saan nagkamali ang gobyerno? Pangalawa, ang problema ng drug test, ang problema ng paglaganap ng droga ay hindi masosolusyunan kung ang dulo lamang nito ang ating bibigyan ng pansin. Sinasabi niya may bumibili na nga ng coke, pero ano bang dahilan kung bakit may bumibili ng coke? Pag-isipan po natin 'yan. At hindi at sinasabi din po namin na ang kabangyaman po ng bansa ay hindi dapat sinasabi po ng pangatlong tagapagsalita ng kabilang panig na hindi ho ito isang garantiya dahil may pagpipilian yung magiging positive ng droga. So, why will you spend a peso for something that does not show any tangible or productive results? Pag-isipan din po natin yan. So, sayang lang po ang kabangyaman ng ating bansa kung paglalaan lang natin sa hindi po sigurado. Why not exhaust all our resources for the prevention rather than for the cure? Kasi prevention is 1,000 times better than a cure. Drug testing is a late intervention kasi nandiyan na po. Ang gagawa lang po natin ay ang pigilan ng paglaganap nito. So, uulitin ko po ulit, hindi po random drug testing ang sagot sa suliranin natin sa droga. Ayan. Ang final stand ng negative Thank side you. Report. Thank you, affirmative. Dito naman tayo sa ating mga guests. Ayan po. So, our final statement. Or baka meron kayong nais iparating sa mga estudyante? Para sa akin, yung dalawang bagay yung fight natin sa droga at saka yung pagpapahalaga natin sa mga kabataan. Kung pag-uusapan natin yung fight sa droga, sa palagay ko hindi enough tong random drug testing nga. So pabor nga ako sa sinasabi nila na hindi lang to yung pinaka ultimato na solusyon, ano? Or yung ultimate solution para sa problema. Pero nakikita ko naman on the other hand na kahit papaano yung effort ng government na papangalagaan yung kabutihan ng ating kabataan. Kasi constitutional mandate naman ko po kasi talaga yan. Bigyan naman natin din ng panahon sa kanyang parting words si Ma'am Nelly. Yeah.